Well, it's a Monday evening, and there's nothing else to do. Yes, it's a Monday evening, and you just wanna get it done. Let us give you a little bit of this, a little bit of that. It's a Monday evening. Yes, it's a Monday evening. Thank God it's a Monday. Monday! Ohoy! Kamusta na kayo? Na-miss ko kayo?
It's a Monday evening, mga ka-Monday, and welcome to Mondays with Kuya O! Yung napanood nyo pong opening video, Live for Jesus, gusto ko lang pasalamatan si Jeremy, si Inigo, si Casey, sino pa ba nandun? Si Darren, ayun, and of course yung mga nag-backup doon, si Miss Jaya at si Madam Regine. Wow! Alam nyo po, mga ka-Monday, napaka-exciting na ating show ngayong gabi dahil unang-una, ang dami nating mga guest. Pagkatapos, meron tayong mga bagong pakulo. Ah, meron tayong mga games. Pero bago ko banggitin ko ano ba yung mga games na yan, ano ba ang petsa ngayon? May 18, day 64 ng ating lockdown. Kadadaan lang po ng ating Typhoon Ambo. Sana po, kayo po ay nasa mabuting kalagayan pagkatapos ng pagdaan ng typhoon. Harinawa, okay kayo dyan. Of course, yung ating mga frontliners na ating pinagmamalaki at tinitingala, God bless you po. At ang ating mga kapulisan dahil nagbubukasan na po ang ating syudad. Nasa MECQ na yata ang iba, yung iba GCQ. Please lang po, huwag nating kalimutan. Social distancing, magsuot po ng mask kapag tayo po ay nasa labas. Ayan, ingat po, ingat po. Alright, nasabi ko nga, ang dami natin mga portion ngayon. Meron tayong bagong game. Ang ating Zoom Games with Kuya O! Ako, exciting yan dahil sa unang pagkakataon, makakasama natin ang ating mga friends sa Facebook. Makaka-zoom natin sila at lalabas po sa ating programa. Ayan, siguro na nag-aabang na sila. At meron tayong, syempre, ang ating Dear Kuya O. Kasama natin si Miss Ai Delas Alas, ang ating comedy concert queen. At meron tayong Zoom Games with our comediantes, ang ating mga celebrity comedians na may mga pakulo ngayong gabi. Kasama natin dyan si Jean Padilla, si Isko Salvador, si Jeff Tam, si Gary Lim, at si Eric Nicolas, at si Jason Kainza. Ang dami pala natin. Ako, una-una, maraming may TF naman yung mga yan. At hindi lang TF, meron pang mananalo ng mga cash prize. Alright. Siguro naman nakita nyo, bago na set natin ngayon, meron na tayong backdrop na video, di ba? Kagandahan. Meron pa tayong mantel na G. Alright, wag na natin patagalin pa. Teka muna. Ako kasi nagsasurf ako nung isang araw, napadaan ako sa Facebook. Abay, may nakita akong nakakatuwa. Dahil meron ako nakitang isang musician na ang pangalan niya ay si Paul Timothy Bondoc. Ang galing niyang pianista. Ubod ng galing itong pianistang ito. Di ba, masusukat natin ng isang akompanista kapag nakakasunod siya dun sa singer. Aba, meron siyang sinunda na singer na medyo lumilihi sa tono. Ha? At habang lumilihi sa tono, aba, nasusundan pa niya. Gusto ba niyong panoorin? Ito po, panoorin natin. Bakit I'm not afraid to die.
Hindi ba ang galing? Ang husay eh, no? Una-una, ang galing nung pianista, pagkatapos nasusundan niya kapag ka nag-o-off-key yung singer. Wala ba tayong mga kamay dyan? Palakpakan na ba natin si Paul Timothy Bondoc? Ang galing. Alright. Gaya na sinabi ko kanina, eh meron tayong bagong portion ngayon, ang ating Zoom Games with our friends. So, nag-aabang na daw po sila dyan. Ngayon, isu-surprise natin. Kasi hindi ko pa sila nakakausap eh. According sa aking mga intelligence report, eh nandyan na po sila. So, papasok na po tayo sa ating Zoom. Tingnan natin kung nandyan na po sila. Exciting ito. Ngayon ko lang po susubukan ito. Itong technology na ito na makakausap natin ng live ang ating mga friends from FB. And ayan na po sila. Iboboto na po natin. Naka-join na. Oh my God, ayan na siya. Ayan na. Oh, hello! Hi, sir. Kamusta kayo? Okay naman po. Hello po. So, andyan sila si Franz yan. Pakilabas naman po ang inyong mga pangalan. Franz Van, si Jean Laguerta, si Angeline. Hello, Kuya. Sino pa ba nandyan? Si Eunice Rabanes, si Regard Diego, si Josh Danio. Sino tong naka-blue? Joseph Razon, hello! Nako, maraming salamat, nag-join kayo. O, para hindi tayo, para hindi tayo magkagulo. I-mute nyo muna ang inyong mga... Mag-mute muna tayo, mga ka-friends. Mute muna. Ayan. Okay ba kayo? Ayan. Nadidinig nyo ako? Tango. Okay, isa-isa. Isa-isa, ha? Gusto ko lang malaman ang inyong pangalan. Saan po kayo nakatira? Unahin natin si Franz Van. Go! Hindi, naka-mute ka, friends. Friends, naka-mute ka. Hello po. Ayan. Hello po, Sir Ogie. Hi! O sige, wag na nga kayo mag-mute. Hello. I-on nyo na lahat. Sabay-sabay na. Labo-labo na tayo. Okay. Unang tanong, kayo ba nag-e-enjoy sa Mondays with Kuya O? Yes, opo. Invite pa kayo ng mga friends para lagi tayong mag-enjoy. Taglalang, baby. Yes. Taga saan ba kayo lahat? Isa-isa. O ikaw, Joseph, taga saan ka? Antipolo. Antipolo. Ikaw naman, Angeline, taga saan ka? Las Piñas po. Las Piñas. Ikaw naman, Regard, Diego, taga saan ka? Cavite po. Cavite. Si Gwyneth Cahili, taga saan ka? Taga Bulacan po. Bulacan! Kababayan mo si Mrs. Friends Van, taga saan ka? From Sorsogon po, Sir Ogie. Sorsogon? Opo, Bulusan, Sorsogon. Uy, hello! Josh, taga saan ka, Josh? Parang may baby. SS mo lang. Oh, wawa naman si baby. Josh, Danyo, taga saan po kayo? Malolos po. Malolos. Eunice, taga saan po kayo? San Juan po. San Juan. Ayan, natanong ko na kayo. Ano itsura ko sa screen nyo? Okay ba? Medyo may binibigot. Okay po. Okay po. Okay. Okay. Lakas nyo, hindi ko nadidinig eh. Okay. Ay, gusto na. Masarap sa pandinig. Okay, maglalaro tayo ng game. Pero ngayon pa lang, meron na kayong mga premium mula sa McDonald's, okay? Wow! Palakpakan natin ang McDo. Meron kayong tote bag. Ayan. Yung iba magkakaroon ng earphone. Ayan, mula sa McDo. Nahulog yung isang premium. Yung iba naman, may GC. Ayan. Okay. Ito ang lalaruin natin, ha? Maglalaro tayo ng Bring Me. Hello, bring me.
Oh, nadidinig kita, anak. Nadidinig kita. Ay, thank you, Mom. Okay. Narinig nyo ba? Maglalaro tayo ng Bring Me, okay? Ang unang makakuha ng tatlong Bring Me ay mananalo ng 3,000 pesos. O, ready na kayo? So, merong mga nanonood sa inyo para malaman nila kung sinong mauuna, ha? Alright, ang unang Bring Me. Bring me a face mask. Go! Face mask. Ayun, nanalo na si Friends. Nanalo ba si Friends? Tama ba ako? Sinong nauna sa inyo? Thank you, Mom. Si Friends. Meron na siyang 1 point. 1 point. O, habol yung iba. 1 point pala. Okay. Number 2, bring me mahabang pantalon. Ayun, nauna na si Kuya, nauna na si Regard Diego. 1 point si Regard Diego, 1 point si Friends Van. Okay. Bring me. Lisensya. O anumang ID? ID. Tatarataratarataratarat. ID. Ayun, nakaano na naman si Kuya Regard. Ba si Regard 2 points na. Si Regard, 2 points na! Sorry, nauna si Regard. Tama ba ako? O, si Regard, isa na lang. May 3,000 ka na. 2 points na siya. Guys, habol, ha? Habol, guys. Habol. Alright, pangatlo. Sino makapagpapakita? Bring me kahit anong McDonald's na supot. Ay, o logo, o napkin, o tissue. Kahit anong McDo. Ayan! Yay! Si Jean Laguerta. May 1 point na si Jean. 1 point si Jean. 2 point si Regard. At 1 point si Friends. Okay! Makinig! Bring me passport. Wala ka bang passport? Ayun, si Eunice. Yay! May 1 point na si Eunice. May 1 point na si Jean. 2 points si Regard. At 1 point si Friends. Okay. Ito. Walang mali siya ito, ha? Bring me underwear. Ayun! Nauna na naman si Regard Diego. Nako, sayang. Sayang. Ang bilis pa naman ni Gino. Nahugot, eh. Congratulations, Regard. Meron kang 3,000 pesos. Taga saan ka nga ulit, Regard? Cavite po. Cavite. Papadala namin yan. Padala. Para consolation. Ito si Joseph, sumali ka ba? Baka hindi mo alam, kasali ka. Sumali ako. Obe, pampalubag loob. Isa-isa kayo. Baka meron kayong gustong batiin. O, Angeline, bati na. Hello po, Catherine Jeans po. Hello po. Hello. O, Jean, bati na. Wala po siya. Hindi po siya kasali. Nag-aalaga eh. Ano yon, Jean? Hello po sa mama ko, sa husband ko, sa kasana ko.
Hello, hello po. Sana po okay po kayo. O, ikaw Josh, Daniel, bati ka. Medyo mabagal yung ating connection ni Josh. O, skip muna na. Joseph, bati ka na. Sabi na, bati ko yung mga anak ko, si Sainel saka si Sain. Hello, Sainel and Sain. God bless you, ha? Thank you. Eunice, o, bati ka na. Eunice, bati ka na. Para nag-TikTok yata si Eunice. O, Friends Van, bati ka na. Binabati ko po lahat ng mga taga-Bulusan, family ko po dito sa Bulusan, tsaka si Papa sa abroad ko. Tsaka oh. Si Joshua, mga nalista, lahat po ng mga friends ko po. Hoy! Handa. Thank you po. O, oh, walang anuman. At ikaw naman, Gwyneth, bati ka. Hello, Kuya. Binabati ko po yung ano, mga pamilya ko. Tapos yung ano po, yung sa sister po, yung pa-shoutout daw, Kuya Ogre, trendsetter. Trendsetters, kamusta po kayo? Si Ate Reg, Kuya, payakap kay Ate Reg. Okay, yayakapin ko siya mamaya, huwag ka mag-alala. Nang mahigpit. Thank you, Gwyneth. Okay, Eunice. Bati na. Thank you, Gwyneth. Eunice, bati ka na. Shout out po. Kanino? Kanino shout out? Sorry Eunice, medyo mahina yung mic. Josh, naka-mute ka. Si Miss Josh, Daniel, yan. Bati ka na Josh. Binabati ko yung mga taga-RVF po, tsaka yung sila Irish Nicole, si Jason, si Jonaline, tsaka si Ate Joko. Okay. Guys, maraming salamat sa pag-join nyo. Sana nag-enjoy kayo. God bless you. Regard, congratulations ulit. At sa inyong lahat, congratulations dahil meron kayong mga free items mula sa McDonald's. O, magpasalamat muna kayo sa McDo. Thank you, McDo! God bless you. Thank you very much. I love you. God bless you. Kita mo nga naman. Alam, sobra ako nag-enjoy doon. Pero ba yun, nakalaro ko sila. Wow. Congrats ulit kay, nakalimutan ulit yung pangalan niya, si Regar ba yun? Ang bilis kasi, nakakuha niya lahat yung mga pinapa-bring me ko. Wow. Alright. So, that was exciting. Diba? Bring me, napaka-simpleng game, napaka-old school, pero nakaka-enjoy. Alright, maraming salamat ulit sa McDo for supporting us. And, here we go! Eto na po mga ka-Monday, nako, ang paborito natin portion na Dear Kuya O. At makakasama natin ngayong gabi para magbigay ng kanyang advice para sa ating letter sender. Walang iba kundi ang comedy concert queen na si Miss Ai Delas Alas! Hello po! Good evening po sa inyong lahat. Good evening Kuya Ogie. At sana naman ay meron ako magandang masabi tungkol sa kanila. Ikaw pa. Teka muna, bagong lahat, kamusta ka na? Mabuti naman, eto talaga, Kuya Ogie, talagang ano, nag-lipstick pa ako ng red. Para lang. De, ang alam sandali. Ko, ang alam niyo po, mga ang tawag ko po sa mga, kas, ang tawag ko sa mga yes, tagapakinig ko, mga ka-Monday. Okay, ka-Monday. Parating Monday ba yung ano mo, palaman? Oo, ka-Monday. Kasi marami akong kamandag. Oo. Okay, wag mo na ulitin yan. Wag na. Last mo na yan, Kat. Last na yan. Teka muna. Okay. Hindi, baka nagtataka mga ka-Monday, bakit ang tawag ko kay Ai? Because. Oo. Alam mo, parang konti pa lang ang nakakaalam yan. Na kami po, ni Kuya Ogie, ay magpinsan po kami. Tama. Oh, kailan lang po nila ako natanggap na pinsan nila ako? Sobra ka naman?
Kasi then, si naging comedy concert queen ka na. Oo, yun. Tsaka na naging tanging ina na ako. Natanggap na nilang pinsali ako. Kasi sila yung mga mayayamang version ng Delas Alas. Hindi, eto na ang talagang ano, kung bakit ngayon natanggap ka na namin. Kasi, ano, pumayag ka na maging talent ni Mr. Ong. Si Mr. Ong. Uy, namayapa naman si Mr. Naman. Ong. God bless Mr. Ong. Yan pong si Mr. Ong, ang private joke po talaga namin yan. Kasi po si Mr. Ong, may-ari po siya ng recording company. Mm-hmm. Eh, dun po talaga si, ano, si Kuya Ogie, dapat magsasign. Dapat magsasign. So, sabi niya po sa akin, uy, ano, sama ka sa akin, nag-sign tayo doon sa ano. Hanggang sa dumating po yung araw na magsa-sign, ako lang mag-isa yung nag-sign. Hindi siya kasama. Pero na ako, hilong-hilo ako kasi una sa lahat, hindi ko naman kilala si Mr. Ong. Pangalawa, hindi ko naman balang mag-recording artist mag-isa. Pero naman, ang ganda nung title ng kanta mo. Oh, ano nga yun? Shit, I love you. Siyempre, hindi na naman nag-prosper. Parati na lang ganun. Hindi, lahat naman tayo may pagdadaanan ganun. Pero ako hindi. Ako, Cass, parati na lang ganun yung pinagdadaanan ko. Oh, pero ngayon, teka mo na, ibalita mo naman sa ating mga kamande yung ano, yung binibentang mga pandesal, lalo na yes, yung may ube flavor. Kung gusto niyo po ng ube pandesal, tsaka ube pandesal supreme, pwede po kayong umorder. Pumunta lang po kayo sa Martinez Pastry sa Instagram. Martinez Pastry sa Instagram. Grabe nung ube pandesal supreme. Ah? Ube pandesal supreme? Yes. Anong sangkap? Iba ang breading nun, iba yung nasa top. Ay, magkano yan, Cas? 10 and 20 lang. Yung 10 is 200. Tapos yung 20 is 390. Ayun. Tapos nasa ano siya? Nasa supot na brown? No. Nasa box siya na pink. So siya? Bongga. Inaisip ko yung brown na supot. Box na pink. Yes. O Martinez. Ano? Martinez. Ay, so Martinez. Martinez, sorry. Sabi lang, Kat. Kasi ang totoo kong pangalan, Martinez. Oo nga. Sa Facebook, di ba yan ang pangalan mo? Tama ka. Papunta kayo sa Martina. Ano? Martina's Pastries and Bread. Ayun, Martina's... Bread and pastries pala. Bread and pastries. Oh. Kaya ko pa ba? Kaya mo yan, Kaz. Oh, okay, Kaz. Sabi ko sa'yo, meron tayong letter sender. Oo nga. At teka, lalagyan kita ng ano, ng ID. Ng music! ID muna. Tamo. Hindi mo nakikita, pero pag pinanood doon, makikita mo may pangalan ka sa ilalim. Ay, bongga. Lagyan mo nga ako ng ID. Oo, tapos ayan. Ayan. Merong yan. Okay. Ay, galing. Ang high-tech mo naman, Kaz. Alam mo na. Kanya-kanya na ngayon. Alam mo naman. Okay. Raise ka na. Alam mo na. Masahan kita ng letter. Okay, ha? Go. Pero... bibigyan mo na kita ng music para ma-inspire ka. Lagyan mo ako ng music, Kaz. Ayan. Natitinig mo? Oo. Ano naalala mo? Si Ate Helen Vela. Ayan. Okay. Dear Kuya O, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Laura Blue, Lori Blue. 32 years old. Maglilimang taon na po ako dito sa Dubai. Napasulat lang po ako to ask for an advice regarding career and life in general. Dati po akong accounting assistant sa isang kumpanya na laruan sa Pasay bago po ako nag-abroad. Kaso, dahil sa kayabangan at inuna ko ang lugo, nakanda patong-patong ang utang at hanggang sa di na ako nakabayan. Patay. Kaya nagdesisyon po akong mag-abroad. At saka gustuhan ko na rin makatulong sana sa pamilya. Pero, hindi ko pala biro ang tinaha kong landas, Kuya O. Yung imahe ko ng buhay abroad ay ibang-iba pala talaga sa totoong buhay. Para makatipid sa renta ng bahay, Kuya O, kailangan kong mag-bed spacer. Kama mo na lang ang pag-aari mo, sharing kayo sa kwarto, depende kung ilan ang kasama mo. Siyempre sa banyo, sa laundry, sa bayan, sa kusina, sa rin.
Cherry. Moving forward, ito medyo pinaiksi ko na lang to kasi mahaba yes, isulat ko 10 pages. Pero nalaman ko talaga yung buhay niya. Nahirapan po akong makahanap ng trabaho sa unang Saba ko. Naghintay ako ng 7 buwan hanggang sa naging receptionist po ako sa isang maliit na kumpanya. Pero hindi ko kasundo yung una kong amo, Kuya O. Indian po siya, ibang lahi. Hindi na profesional at nakakababa ng pagkatao dahil doon napilitan po akong mag-resign. Bilang 3 years ang kontrata ko sa kanya, yung kalahati nun ay pinabayaran pa niya sa akin na hindi naman dapat dahil na-free zone yung kumpanya namin. Gayunpaman, tinanggap ko na lamang po para lang payagan niya akong makahanap ng ibang trabaho. Pero Kuya O, sa 1.5 years na nagtrabaho ako sa kanya, halos wala din po ako nakadala sa Pilipinas dahil sa maliit pong sahod ko. Fast forward natin. Kaya daw siya hindi nakapag-ipon dahil buwan-buwan nagbabayad po siya ng padala ng bills, gas, tuition, pamalengke. Ngayon napagtanto, eh buwan-buwan din pala may okasyon sa Pilipinas. Ayun. Hindi naman daw siya nagre-reklamo kaso at mahal naman niya ang pamilya niya. Yes. Gusto niyang tulungan. Tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko silang masaya dahil may natatanggap sila galing sa akin. Nakaka-proud pag naririnig ng nanay, ako yung nanay ko na nagte-thank you, anak, I love you. Pero Kuya O, parang ito na yung problema. Yan. Minsan lang po kasi naiisip ko, nung bata pa kami, tatay ko ang di namin kasama kasi nasa Maynila siya, nasa probinsya kami. Ngayon namang umuwi na siya, kami naman ang lumayo kasi kami naman yung nagtatrabaho. At ngayon, mas malayo pa kasi sa almost 5 years ko po dito, once pa lang po nakaka-uwi sa Pilipinas. Oh. Iniisip ko din yung edad ng mga magulang ko kasi nasa 70s na sila. At kahit ako anumang isipin, alam kong darating ang oras na magkakahiwalay kami ng lubusan at ayokong wala ako sa tabi nila pag nangyari. Ito ngayon ang fear ko. Is kung umuwi ako, saan po ako magsisimula? Sa edad kong 32, alam kong pahirapan ang makahanap ng work pwede sa Pilipinas. Pa. Dahil sa age limit. Ano po kayang dapat kong gawin, Kuya O? Payuhan nyo naman ako. P.S. Kasama ko po yung isa kong kapatid dito pero mas mababa pa po ang sahod niya sa akin at sa kasamaang palad, tanggal din po siya sa work dahil daw po sa COVID-19 virus. Wala masyadong pumapasok na sales sa company nila, so need nila magbawas ng tao. Isa, kahuli-huli ang PS. Nakalipat na po ako ng bahay, bed spacer pa din, pero maayos na mga kasama ko sa kwarto kahit papaano. At wala pa din pong mga posts sa pinto ng ref. Loving you, seriously, este yours truly, Lori Blue. Lori! Naku si Lori, Kaz! Kung makinig ka, Lori Blue, Kaz, nananarinig mo naman yung problema niya, hindi ba? Yes, Kaz, narinig ko. Parang unang-una, Lori. Oo. Ngayon, siguro natuto ka na kasi diba sabi mo nung una naging mayabang ka, tapos lahat ng mga mamahaling bagay binibili mo. So, dun muna tayo magsimula. Ngayon, huwag ka nang bibili ng mga hindi naman masyadong importante. Unahin natin yung mga importante. Cellphone, mga ganyan. Kagaya ng cellphone, earphone. Ayan. Mga laptop, mga ganyan. Teka. Sasabi mo, wag muna siya bumili ng mga bagay na gano'n dun sa Dubai. Eh, sa Dubai ba siya? Tama. Oo, sa Dubai. Siya? Kasi di ba yun yung una niya naging problema? Oo. Kahit may pera siya. Hindi siya makaipon. Oo, inuna niya kasi yung mga, I'm sure, bumili ng bag, sapatos, cellphone, mga ganun. So, yun muna yung i-correct natin na huwag niya munang gagawin ulit. Budgeting. Kasi, kasi kahit gano'ng karami yung maiipon mo, kung waldas ka rin naman at hindi naman sa importanteng bagay yung ginagastos mo, wala rin mangyayari. Tama. Pangalawa, since 32 ka naman, 32 years old, I think pwede mong gawin, kung nandiyan ka sa Dubai, i-try mo mag-ipon, then pwede kang ng maliit na negosyo pag uwi mo rito sa Pilipinas. Ganda. Diba? Kasi so, hindi mo sinasuggest na umuwi na siya agad? Hindi muna agad. Siyempre, nandun siya sa Dubai,
lahat ng ano mo, lahat ng powers mo, ilabas mo na diyan. Mag-ipon bago ka umuwi. Yung mga tungkol sa trabaho, sa mga amo mo na ganito, na hindi mo makasundo. Minsan kasi, ate, kailangan nating gumawa ng, alam mo yon, titiisin mo at lahat gagawin mo para sa pamilya mo, hindi ba? So, dapat marunong ka rin makisama. Hindi pwedeng, pag, kunyari, napagalitan ka, kahit stresses, or medyo masama ugali ng boss mo, ganun talaga, wala namang perfect na tao eh. Tama. Kailangan titiisin mo yan para rin sa pamilya mo. At tungkol naman sa pagpapadala mo sa pamilya mo, sabi mo parating may okasyon, parating may ano. Ito, based on my own experience to, Tia. Bakit nagtrabaho ko sa Dubai? Hindi naman. Pero di ba, Kaz, ano kasi ako eh, breadwinner. Tama, oo. At ngayon, so, breadmaker ka na. Oo, at ngayon, breadmaker na ako. Alam na alam ko yung lahat bigay. And dumating na yung sa point na darating yung panahon, baka mamaya pag ikaw yung may kailangan, walang tutulong sa'yo. Yeah. So, I suggest, pwede ka namang tumulong, pero hindi all out. Siguro, sa sweldo mo, mga 10% nun, bigay mo sa pagkita. Correct. Ipoporsyento mo yung pera mo. 10%. Kaya sa wala ka namang maitulong, di ba? Oo. Pwede ka naman tumulong, pero siguro hindi lahat. Para meron ka rin para sa pansarili mo, and lalo na minsan pag magkakasakit ka, saan ka kukuha ng pera? O ngayon, tinamon, dami yung problema. Saan ka kukuha ng pera? Di ba wala nga? O nga, alam mo, kasi ugali natin yung mga Pilipino. Pinoy, yes. Na talagang lahat ipinapadala. Wala nang natitira sa atin. Lagi natin narinig yan pag nagpupunta tayo abroad, di ba? Lalo na sa Middle East, di ba, no? Oo, totoo yan. So, sige, tuloy. Hindi lang siya ang ganyan. Almost tayong lahat ganyan, lalo na pag mga breadwinner. Talagang makapamilya tayo, tumutulong talaga tayo sa pamilya natin. Pero kagaya nga sinabi ko, kahit hindi naman ako nag-OFW, naranasan ko yan. So, sinasabi ko sa kanya kung paano niya gagamutin yung problema. Oo. Kasi parang kailangan baguhin natin ng konti yung pag-iisip natin, ano, na... Oh, kasi I guess madalas nang nangyayari sa atin, nagigilty tayo, no? Yes, nagigilty tayo pag hindi tayo tumulong. Pwede naman tayong tumulong sa pamilya natin, pero hindi lahat. Kailangan mag-iwan tayo para sa sarili natin at sa sarili nating pamilya. Tsaka, lalo na pag may asawa yung ano. Yes, tsaka ang hirap yung nung involved. Papadalhan mo. Yung the rest na pinapadalhan mo, wala namang ginagawa. Nakatangkay lang. Nga nga. Parang intay lang ng intay ng padalate. Oo, parang hindi man naman din sila natutulungan ng ganon. Yes, di ba? Ang lungkot ng mga ganon. Sabi nga nila, di ba, teach your channeling. To fish. To fish. Oo. Not to give fish. Not to give fish. Kemerut. Oo. Baka kasi magkamali-mali pa. Hindi, pero ang ganda na advice mo kasi... Proverb. Minsan kasi parang ang hirap mag-advise ng ganon kasi yung iba... nagagalit, ay hindi pwede. Kailangan padala lahat. O kaya, ay hindi pwede yung ganun. Ugali nating mga Pilipino yan. Ah. Kaya nga nagtatrabaho sa abroad, di ba? Diba? Oo. Kasi pwede ka naman magpadala, pero hindi lahat. Kasi darating ang panahon, pag yung lahat, tapos ikaw, kailangan ulit nila ng tulong or kailangan mo ng tulong sarili mo, paano ka na? Tama. Walang tutulong sa'yo. Tsaka siguro tularan nila yung ibang mga nagpunta abroad, nakapag-ipon, at nung pagbalik, nakapagpundar, gumanda ang pamumuhay, gumanda ang bahay. Di ba? Yes. Yung dating barong-barong, ngayon eh, sementado na, nakapintura, ilang palapag, yung ganon. Gayahin nyo nila siguro yung ganon. Oo, and Cass, siguro, hindi lang siya yung payuhan natin. Payuhan din natin yung pamilya niya. Kasi hindi rin biro yung magtrabaho sa abroad na hiwalay ka sa pamilya mo. Meron din kasi akong alam na kwento na padala ng padala. Tapos, para pampagawa ng bahay. Tapos, nung umuwi yung nagpadala, wala namang bahay. Ginastos lang kung saan-saan. Napakasakit naman nun. Naku po. Parang si Ate Vian. Ay, hindi. Ano ba yun yung pelikula niya? Oo, anak. Anak, diba? Ate V. Oo. Idol mo nga pa naman si Ate V. Ilan yung mga ano na hindi ako kumain para maipadala sa inyo. Kemerut. May pelikula ka bang ganon? OFW ka? Wala.
puro nanay na mahirap na nag-struggle para sa mga anak. Pero maganda, bagay sa iyo. Yung OFW, oo. Gusto ko rin yun kasi pinapil ko yan. Oo, alam ko yung feeling ng ano na malayo ka sa pamilya mo tapos sila yung una mong iniintindi. At yan, sa English, nagre-resonate yan sa napakadami nating mga kababayang Pilipino. Lahat halos ganyan ang buhay. Lalo na yung mga OFW. Mag-hi ka naman, Kaz. Ang dami kasing nanonood sa atin sa Middle East. Oo. Ay, hello po sa lahat ng mga taga-Middle East. Lalo na sa Riyadh. Tsaka sa Dubai. Sa Dubai, Saudi Arabia. Dubai, Abu Dhabi. Lahat. Oman. Marami yan. Alam nyo, teka muna, salamat sa advice mo. Ang ganda. Ito lang naalala. Si Kaz kasi, tagal-tagal ko nang naibigan to. Noong una, nung baguhan pa kami, noong araw, nasaba kami kaagad sa trip sa Europe. Naalala ko. Kasama namin si Nagabi Concepcion, si Pinky De Leon. Oo. Tapos sabi ko, ano yan Kaz? Hatid Saya. Hatid Saya. Tsaka sa ano tayo lang, sa Vienna, di ba? Kinantahan natin yung mga nurse. Oo. Sabi ko sa kanya, Kaz, hindi ka mag-shopping tayo. Shopping ngayon kami. Tapos, sabi ko, hindi ka, Kaz, gusto ko bumili ng tie ng necktie. Lately tindahan. Pero sobrang accommodating si ate. Oh, diba? Si ate. Ganda-ganda. Oh, come in. Eh, syempre medyo hindi magandang kondisyon ng tiyan ko noon. So medyo, bumigay ako ng konti. So, dead ba naman kami ni Cass? Nagpakawala siya ng hindi kagandang amoy. Oo. Alam ko, ginawa niya yun. So, ako hindi na ako nakatagal sa bakit ulo ko. Dahil ang baho. So, lumabas talaga ako. So, ano ba yan, Kaz? Sabi ko sa kanya, nakakahiya. Ano ba? Pero si ate, para makabenta lang, tiniis niya yung amoy. Talaga hindi siya nagre-react. Oh, this is a good tie for you. It suits you. Ganyan-ganyan. Nakabenta naman siya. Oh, in fairness naman sa kanya, tiniis niya yung baho at nakabenta siya. Ang tawag doon, pagtsatsaga. Pagpupursige. Oo, totoo. Ako hindi ko kaya. Ang sakit na ulo. Ang liit pa naman ng tinda. Oo nga. Naku, sana makabalik tayo sa mga lugar na gano'n. Na, dahil nga, ang dami nangyayari sa buong mundo. Tsaka si Sylvester. yung isa kasi naming host, kamukha niya yung pusang Sylvester, yung kalaban ni Roadrunner ba yun? Medyo malat siya lagi. Si Sylvester. De, ito, last kwento na lang. Ano? Kasi nag-show din kami ni Kaz sa States naman. Katapos, kahuli-hulihang show namin, parang sa Arizona. Pa-uwing-uwi na rin kami ni Kaz. Yung huli naming show, medyo hindi masyadong tinao. hindi masyadong tinao. Ako, uwi-uwi na rin ako. So, sabi ko, halika, celebrate tayo sa nakain. Yung akong gano'n. So, sabi ko sa producer, halika, mag-inuman muna tayo gano'n. Habang pa-uwi, ikwento mo na, Kaz. Habang pa-uwi, di siyempre, medyo nakainom na siya. Tawag ng tawa ngayon to si Kaz. Tawag ng tawa. Kaya sabi niya sa producer, grabe, ganda ng show. Kaya lang tingin ko, lugi ka, no? Lugi ka. Tapos, kinukurot-kurot ko siya dun sa likod kasi nahihiya na ako kasi lugi na nga. Tapos tawa pa siya ng tawa. Kinukurot ko siya, parang tawang-tawa ako kasi yung kung paano niya sinasabi, yung totoo. Tapos, at the same time, natatawa siya. Yung producer, hindi naman natatawa. Hindi. Parang lungkot-lungkot niya. Siyempre. Pero umaami naman siya. Oo nga, mahina. Ano? Lugi ka, no? Lugi ka. Ay, nako. Nakakamiss, no? Sana makapag-show tayo. Nako, may isa pang kwento. Ano na naman yan? Basta may isang producer. Tapos, may isa tapos siya, ikaw kasa,
Bagyan, kinausap mo yung producer na yan, ha? Kilala kasi kita. Hindi tayo binabayaran. Oo, hindi ka binabayaran. Huwag mo siya mapansin yun, ha? Promise, ha? Sabi ko, hindi ko papansin yan, no? Promise, ha? Pag hindi ko pinansin mo yan, magagalit ako sa'yo. Kita mo, hindi ka tayo binabayaran, tapos pinaplastic mo pa siya. Dear. O, pinabukasan. Hello, good morning, Tita Banji. How are you? Ko, akausap pala namin. Kita-kita ko siya kung paano talaga siya nag-good morning na bonggang-bongga. O, hindi lang yun. Ay, good morning, Tita Bat. Nakakaloka. Hindi ko alam kung naalala mo sa Alaska tayo. Oh, ano? Ay, wala ang signal? Oh, hindi, sabi ko ito sa producer. Te, pag-shopping mo naman kami. Saan bang gusto mo? Gusto ko ng mga bag. Ewan ko kung sumama ka nun eh. Oo. O tapos? Kapal ng mukha ako. Binila niya ako ng mga bag tsaka mga kung ano-ano. Walang signal dun, Kaz. Wala. Iba yung signal nila sa Alaska. Wala. Diyos ko. Hindi ako makapag-text naman. 1 week. E baka yung mga nanonood natin sa Alaska. Marami talaga tayo, Kaz, na ano. Ha? Napakadami natin nakakatawang experience. Eh, hindi lang yun. Eh, yung sa New York, sa New Jersey, yung na-cancel yung flight natin. Tapos kung ano ang nangyari. Papunta tayong, galing tayong Canada, pabalik tayo ng New York. Oh, tapos? Naiwan ano tayo ng aeroplano. Basta kung ano-ano, pahirap. Diba? Hirap-hirap ng buhay natin. Nakaalalang nila, no? Porque nakikita nila tayo tumatawa, masaya na sa TV. Oh. Akala nila talagang lahat puro ligaya lang. Ako naalala ko yan si Kaz, eh. Pag nag... Kasi po, pagka nagpe-perform tayo sa abroad, meron tinatawag na per dime. No, yun yung parang... Oh. Parang ano yun eh, pambayad sa pagkain, ganyan. Pambayad sa pagkain. Oh, di ba? Oh. Meron kang... Ano tawag? Allowance, parang ganyan. Tinitipid niya yon, tinitipid niya yung per dime, parang $50 a day. Tapos kumakain siya ng ano, ng... Noodles lang. Noodles, yung laki nakain niya. Tapos pag-landing namin ng aeroplano, sabi ko, paano nang may makeup ka na? Yung pala, dire-diretso siya sa taping. Ganyan kasi pag si Kaz, concert hindi Kaz. Kaya rin ako nagtitipid para meron din akong pang-shopping. Kasi yung pera ko, syempre para sa pamilya ko yun. Yung mga per-dine natin, yun na lang yung pang-shopping ko kahit papano. Kaya kakain na lang ang noodles everyday. Ako na lang. Meron tayong isang concert sa LA. Siguro kasi ang ganda ng benta ng ticket eh. So sabi ng producer natin, si Madam Ana, sabi niya. Oh, sold out? Oh, sold out. So dahil sold out, dalawa show natin sa isang araw. Sabi ko, sige, go, kaya. Then pagdating ng halimbawa yung first show 3 to 5 ganun, yung second show 7 to 9 ganun. Yung 79, hindi ko na kaya. Meron kasi kaming routine na sumasayaw kami ganun. Mas huliga siya ng ganun, sabi ko, oh, ano problema? Kas, patayin mo na. Pagod na po. Tapos, may pag nagsasalita kayo, hindi ko na maintindihan, nabibingi na ako sa pagod. Oo, ganun talaga. Diba parang kung pag kumakanta ka, parang iba na yung kanta ko. Ba yan? Ay, nako, Kaz. Saya ng buhay. Oo nga, pero nakakatuwa naman at tahimik ka na ngayon. Diba? Yes, Kaz. Salamat naman sa Panginoong Diyos. At takot na ako ng mabait na asawa. Tama. Thank you, Lord. At saka pumapayag na gupitan mo. Kasi ako... In fairness, Diyos ko, hindi ko naman nakalain na magupit ko yung likod niya. Ninervous din ako kasi baka magalit. Hindi naman masyado. Very, very light lang. Very, very light lang. Hindi kasi ako, hindi ko kaya eh. Gusto rin akong gupitan ni Madam Songbird. Pero sa ko, Han, huwag na. Huwag ngayon. Sinate na. Konti na nga lang yan. Sinate, ginupitan. Ginupitan. Pero maganda naman, pantay naman. Inaanak ko, pantay naman. Ako hindi ko napantay. Nako, Kaz, thank you, ha? Oy, thank you rin, Kaz. Ang CSA na usapan natin at ating nag-reminis tayo ng mga nakakatawa natin experiences. Oo, tsaka si Lori Blue. Lori Blue, ayan, sana naliwanagan ka at nabigyan ka ng... Oo, Lori Blue. Ano ulit yun? Mag-ipon, no? Mag-ipon ka, Lori Blue. At tsaka... yung trabaho mo, huwag kang masyadong sensitive sa mga boss mo. Tama. At
mag-ipon ka ng konti para sa sarili mo. Yes, tama yan. Kasi pag nagkasakit na, magbigay ka sa mga kapamilya mo, pero magtipid ka para sa sarili tama, mo. Tama, para sa darating na araw at ikaw ay... Meron naman siyang huhugutin, lalo na pag nagkasakit siya. Ayun, tama yun. Ayun, palakpakan po natin si Miss Ayan. Thank you po. Maraming maraming salamat, Kaz. At love you. Salamat po na manonood nito. Love you, Kaz. Ingat kayong lahat. I love you, Kaz. Yes. Ingat kayo ni ate at ni Nate. Okay. Bye, Kaz. Bye-bye. Thank you. Ingat. Okay, muli tayo nagpapasalamat kay Comedy Concert Queen. Napasarap lang konti ang aming kwentuhan. Sana hindi kayo nakatulog. Pero tagal ko na kasi hindi nakikita si Kaz eh. Oo, dahil din siyempre, magkaiba na kami ng network ngayon. At siyempre, dahil din sa COVID, di na kami nakikita. Kaz, maraming maraming salamat. At ikaw ay bumisita dito sa... Mondays with Kuya O. Teka, magpapa-shoutout lang. Ang dami nagpapabate. Micaela Nicole Pradas. Nandito ako, kasa puso ko. Si Ate Joe. At kanina nakita ko si Gary Valenciano. Maraming salamat. Bro! Gary V. Thank you for watching our little show here. Sana nag-i-enjoy ka. Well, gaya ng dati, laging pagka meron akong letter sender, tulad ni Lori Blue. Lori Blue, sana naliwanagan ka dun sa sinabing message ni Miss Ai at dun sa medyo dinagdagan ko lang ng konti. Pero syempre, hindi pwedeng hindi kita handugan ng isang awitin. You know, recently, meron akong sinulat na kanta and parang ang gist ng kanta eh, kahit ano pong pinagdadaanan natin, napakaganda pa rin ang ginagawa ng ating Panginoon. Mahirap i-arukin yun, ano, na nasa krisis tayo, pero maganda pa rin ang ginagawa niya. Para siguro mas maintindihan natin, tulad mo, Lori Blue, meron kang pinagdadaanan. Kapit ka lang kay Lord, dahil laging maganda ang plano niya para sa atin. I wrote this song. Ito medyo fresh na fresh pa ito. This is called Beautiful. Binabati ko lahat ang mga nasa Saudi, nasa Dubai, sa buong mundo, sa Taiwan. This is for you. In this world, we do have troubles. And yes, we do encounter fear. But love has all the answers. And we found it in the sun. Your victory is ours. You conquer death in the final hour. Jesus, we thank you for what you have done. Everything you've done is simply beautiful. Wonderful, glorious. I just stand amazed to hear your name. Jesus, Jesus, we praise you. Jesus, Jesus, we love you. Your kingdom is in heaven, as it is here on earth, and it will reign forever. And ever in our hearts,
We hold on to the word as it was from the start, for it was with God always, and the word is God. Beautiful, everything you've done is simply beautiful. Wonderful, glorious, I just stand amazed to hear your name. Jesus, Jesus, we praise you. Jesus, Jesus, we love you, and we will follow you, and we will worship you, and glorify your name forever, and we will follow you, and we will worship you, and glorify your name forever. Beautiful, beautiful, everything you've done is simply beautiful. Wonderful, glorious, I just stand amazed to hear your name. Beautiful, beautiful, everything you've done is simply beautiful. Wonderful, glorious, I just stand amazed to hear your name. Jesus, Jesus, we praise you. Jesus, Jesus, we love you. Jesus, Jesus, we love you. Beautiful, you are beautiful. Beautiful, you are beautiful, Jesus. All right. Praise the Lord. Maraming salamat po. I hope naibigan niyo po yung awiting yun. Bagong-bago po yung awiting na yan. Beautiful. And I will be recording it very soon. Gagawa po kami ng video. Ayoko muna i-announce kung sino ang kaduet ko po sa kantang yan, but it's coming out very soon. I feel very blessed that God gave me that song. So, Lori Blue, God bless you. All right. Liza Casareno, how are you? Julia Facundo, Alison Ambrosio, kamusta po kayo? Dumadami yung nanonood sa atin. You know, it's amazing. Alam ko po hindi pa ganun kadami yung mga nanonood sa amin, but every week, it's growing little by little, little by little. So maraming salamat po. We're doing, ginagawan po namin ang mga konting improvements dito. At naway sana nage-enjoy kayo sa konting entertainment na inihahatid namin tuwing Lunes. Alright, ngayon naman, meron tayong pa-contest mula sa Lola Remedios! Ito pong Lola Remedios, papaalala ko lang po sa inyo. Ay, naku, napakahusay po nito. Alam niyo po magkano to? 10 piso lang. 10 pesos, mga ka-Monday. And napakahusay po nito para tumibay ang ating immune system. Pwede niyong ihalo. I-shake niyo na lang pong ganyan. Tapos bubunitin niyo po dito. Pwede niyong ihalo sa inyong tsaa, sa inyong kape, sa salabat. Pwede naman sa tubig lang at pwede nyo namang inumin diretso. Alright?
At gaya ng dati, meron tayong mga pa-premyo, meron tayong mga mananalo ng 5 premyo mula sa Lola Remedios. Ayan. Sa ating mahiwagang Lola Remedios box, kukuha po tayo ng mga question. At ang unang 5 makasagot ay mananalo. Okay. The first one. Siyempre, yung pinakamabilis sumagot nito, yun ang mananalo. Ha? Ang unang tanong na kinuha ko po sa ating Lola Remedios box. Ano po ang ibig sabihin ng MECQ? Ano ang ibig sabihin ng MECQ? Okay, bilisan nyo po. Ang una po, mananalo po ng... By the way, bago ko makalimutan, meron po tayong limitasyon. So, yung ating staff, please make sure makaka-deliver po tayo sa Cavite, sa Metro Manila, at sa Rizal. Ayan, Cavite, Metro Manila, at sa Rizal. Dahil po sa ating limitasyon dahil sa ECQ. Alright. Next question. Ano ang ibig sabihin ng GCQ? Question number 2. Ano ang ibig sabihin ng GCQ? Pakibilisan lang po ang sagot. Pangatlo. Magkano ang Lola Remedios? Yan, nabanggit ko kanina. Magkano ang Lola Remedios? Pang-apat. Ano ang pangalan ng bagyong kadadaan lang sa ating bansa? Ano ang pangalan? And our last question. Hanggang kailan po ang ating lockdown? Hanggang kailan ang ating lockdown? Nako, maraming maraming salamat. Bilisan nyo po ang inyong mga pagsagot. At harinawa, kayo ang manalo ng mga papremyo mula sa Lola Remedios. Ayan. Okay, meron na po tayong nanalo. Ang una pong nanalo ay si Oliver Salazar. Oliver Salazar, congratulations. Nanalo ka mula sa Lola Remedios ng gift items. Ayan, abangan po na. Ayan, dami na sumasagot, oh. Si Malu Encinas! Malu Encinas, ikaw ang ating second winner. 3 winner na lang po ang ating hinahanap. 3 winner na lang po. Ayan, si Lizelle Aquino Leaño. Lizelle Aquino Leaño. Oliver Salazar, Malu Encinas, Lizelle Aquino Leaño. Dalawa na lang. Nako, maraming salamat sa inyong pagsali. Aba, dumadami mga nanonood sa atin. 2 more winners and we will wrap up our portion sa Lola Remedios habang Rain Antoinette Abidog Araletea, how are you? Ayan, si Joe Portes. So, ang mga nanalo po, Oliver Salazar, Malu Encinas, Lizelle Aquino Leaño, and Joe Portes. Isa na lang po ang ating hinihintay and we have wrapped up our contest. Ang hirap kasi, live na live eh, di ba? Excited ako dahil sa ang susunod po nating portion, makakasama natin ang ating mga nakakatawang mga komedyante mula sa Comediantes. Ang pagkakaalam ko ay naka-standby na po sila. One more winner, mga ka-Monday. Isa na lang pong hinihintay nating winner. Ulitin ko po ang mga pangalan. Oliver Salazar, Malu Encinas, Lizelle Aquino Leaño, Joe Portes, and Marie Jocelle Ramos Pariente. Marie Jocelle Ramos Pariente, congratulations po sa inyong 5. I hope you are from Cavite, Metro Manila, and of course, from Rizal. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang Lola Remedios. Okay, gaya ng sinabi ko kanina, nag-aabang na po ang ating mga kaibigan na COVIDiantes. Tingnan natin kung makakapasok po tayo
sa kanilang usap-usapan ngayon. Excited na excited ako kasi I'm sure mga baliw tong mga to eh. Alam niyo po, sila eh madalas ayan, nakikita ko na sila pero hindi ko pa sila na iboboton. Alright, here we go. Kamusta kayo dyan? Well, please welcome ang ating pong mga kobidyantes. Hello! Mabutong ko kayo. Ayan! Ayan si Eric. Si Jeff. Aba, si Isko. Kamusta, Isko? Parang madilim ka dyan, Isko. Gary Lee, ah, nag-brown out ba sa inyo? Eric, kamusta ka na? Miss na kita. Miss na kita. Kamusta ka na? Ay, eto, pa-show-show na lang dito. Pero nag-e-enjoy naman ako. Oh, pero grabe ang ano mo show mo ngayon, ha? Oo. Kahit na wala tayong trabaho for 2 months, isip mo pa itong magpa-game ng 100,000 ng pa-premium? Hindi. Hintayin na lang kaya natin yan. Hindi, pero... Para lang malaman ninyo, baka naman akala nyo, tiway itong pag-imbita ko sa inyo. Right. Siyempre, may TF na kayo dito. Yeah. Oh. Meron kayong tigwa 150,000. Okay na ba yun? Masarap sa tenga yan. Hindi. Hindi. Isang buwan na yun, pang isang buwan. Oh, hindi, meron lang akong pa-token sa inyo. Konting ano lang naman, pakim-kim. Yun na naman yung token pa. Siyempre, mga batikang mga komedyante kayo, hindi naman pwedeng libre-libre. Bukod doon, meron kayong mga GC mula sa McDo. Oy! Ha? Okay lang ba yung Isko? Baka mayroon ka mang ibang ine-endorso, ha? Tika, ano niya? Baka sa Palawan yan, ha? Hindi. Hindi. Live na ba tayo? Oh, live ka na. Live ka na. Oh. Oy, maraming salamat. Bati muna kayo. O isa-isa, Eric, ikaw muna. Ay, binabati ko ang mga nanonood ngayon. At salamat din sa suporta kay kumparing Ogie. Yes, of course. O ikaw naman, Jean. Ayun, good evening po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig at nanonood. At kay Kuya Ogie, siya kumpare ko. Gusto ko pa ano, magpasalamat sa iyo, Kuya Ogie, ha? Sa regalo mo sa inaanak mo. Kay Kata, birthday niya ngayon. Uy, happy birthday, Kata. Okay, Kata. Walang ano man. God bless lagi. Jeff. Thank you, thank you. Yan! Ang ating okay, magikerong Jeff. Oo, oh, teka, medyo masama ang inuubo ko, yun. Uy! May baon! May baon! Magandang gabi ho sa inyo lahat. Good evening, Kuya Ogs. Maraming salamat sa imbitasyon, ha? Oh, walang anuman. Thank you. Ikaw naman, Gary. Ay, good evening, Kuya Ogi. Magandang gabi po sa lahat. Sa mga libo-libong nakisipag-bye-bye sa iyong programa ngayon. Good evening. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa mga lumang komedyante. Magaling mag-golf yan si Gary, kala nyo, ha? Magaling yan. Oo. Brad Pitt, kamusta ka na? Yan, yung pinakamatanda. Oh. Magandang gabi sa'yo at sa lahat ng mga nanonood. By the way, I'm Brad Pitt. I'm a world-class comedian. Yun. Third world nga lang. At least world-class. Isko, meron lang ako itatanong. Ito si Isko kasi, alam mo, party kami na isang Viber group. Grabe magtanong. Yung mga tanong niya, oo. Mahirap sagutin. Di ba? Ikaw ngayon ang tatanungin ko, Isko. Ha? Sige. Sino bang mas nakakatawa? Si Gary Lim o si Jeff Tam? Ha? Kung magkakamali sumagot, Brandy. Gagawin kitang kuneho. Bibigyan kita ng isang 50 pieces na mask. 50 pieces na mask. Hindi makasagot si Isko, oh. Teka muna. Oh.
Mahirap yung tanong mo. Ganito na lang. Sino ang mas pogi? Yan, ayan. Si Ogie o si Jano Gibbs? Ogie the pogi. Siyempre, ngayon si Ogie. Hindi, Ogie the pogi nga, di ba? Oh, yun. Title mo na yun eh. Title mo na yun. Ogie the pogi. Ay, ba si Jason Gainza parang pumapasok ah. Labas muli. Ayan, hello. Disqualify mo na yan. Pasok, Jason. Papa-star ata eh. Ayun. Ayun na, Jason. Kamusta, Jason? Wala. Hello po, maganda rin. Okay naman po, Kuya. Medyo mabagal yung connection mo. Mabagal daw internet mo. Hindi pa nakakapagbayad. Hindi nakakapagbayad pa. Maybe tomorrow. Bati ka muna, Jason. Bati ka muna. Ah, magandang gabi po sa lahat po na nanonood. Thank you po sa inyong panonood po. Ay po salamat. At stay at your home. Stay at your home. Oy, Jason. Hindi mo narinig yung binanggit ko kanina. Baka akala mo walang TF to. May TF kayo. May talent fee to. Tsaka bukod doon, meron pa kayong gift items mula sa bakdo. Yun. Diba? Pagkatapos, para masaya, meron akong konting pa-contest. Teka muna, hindi ba meron kayong COVIDiantes na show? Anong kailan ba yan? Eh kung kailan lang namin gusto mag-live, kay Ogs. Ah, ganun ba? Hindi, alam niyo po, mga kamanday, maganda ang ginagawa ng mga COVIDiantes dahil nagre-raise po sila ng funds sa pamamagitan ng pagpapatawa. Pagkatapos marami na silang naabutan si Jean sa yes. Nakikita ko yung mga picture eh. Ito namin yan si Jean. Yes, yes. At saka si Gary, nakikita kita. Kuya Ogie, marami na tayong yung grupo natin ng COVIDiante, marami na tayong natulungan. Marami na tayong nabigyan ng mga face shields. May nag-sponsor tayo na Biosci. Ang ginawa natin ngayon, inalagay natin sa automizer at saka binibigay sa mga frontliners. Galing. Yes. Mabuhay kayo. Nag-donate pa po sila sa atin ngayon ng 100 na pieces na malalaking alcohol, which is pamimigay ko naman sa mga nangangailangang hospitals. Lalo galing. Lalo hospital dito sa Metro Manila, even sa mga probinsya. Aha. Ito yun. Yes, Biosci, thank you. Ayun. Ayun, organic T3 disinfectant. Alam niyo po ba kung saan galing ang T3? T3? Sa Australia galing yan. At mahusay talaga na... Oo nga, padadalan mo nga ako, sabi mo nga eh. Buti pa to si Isko, relax. Bukang kagigising mo na. Okay, ganito. Mga boys... Eh, yes. Alangan namang inimbita ko kayo dito, wala tayong konting palaro, di ba? Yes. Meron tayong palaro dito. At ang unang makakakuha ng 3 points alright. Ay makakakuha ng 6,000 pesos. Oy! Yan. Ay. Okay ba sa inyo yan? Alright. Ang bilis si Eric ah. Okay. Ito. Unang maka 3 points. Pero madali lang naman ang gagawin natin. Ang lalaruin natin ay bring me. Ano? Bring me. Okay? Bring me, ha? Oy, Isko, tumayo ka na, Isko. Baka matalo ka. Okay, handa na lahat. Ako pa. Alright. Ang unang bring me. Makinig mabuti. Bring me any government ID. Government ID. Sinong nauuna? Ayun, nauna si Jeff Tam. Passport. Okay, Jeff. 1 point ka na. 1 point. Gumagana yung pagka-magician ko. Boys, habol. Supportive yung asawa ni Jeff. O, ito, makinig. Wala bang second prize?
Walang second prize. Bring me, makinig, bring me face mask. Ayo, si Eric! Si Eric ang nauna. 1 point si Eric, 1 point si Jeff Tam. Oy, Jason, kasali ka. Makang di ka tumatakbo eh. Brad Pitt kasi yung wifi mo, downer. Okay. Makinig. Bring me underwear. Ayan na. Ayan, nauna na si Jean. Ayun, si Jean. Natakot ako kay Jean. Kung ano papakita ni Jean. Mga rambutan ko, mami. Okay, 1 point si Jean. 1 point si Eric. At 1 point si Jeff. Okay. Bring me buhok na ginupit. Buhok na ginupit. Aba! Totoo ba yan? Buhok ba yan? Buhok ba talaga yan? Jeff, buhok ba talaga yan? Teka mo na, sandali. Oy, anesthesia system ha. Jeff, buhok ba talaga yan? Oh, pasensya na. Buhok pala talaga. So, 2 points si Jeff. 1 point si Jean. 1 point si Eric. Oy, Gary Isko. Isko, kasali ka ha. Okay. Alam ko naman na lahat tayo ngayong lockdown ay laging naka-shorts. Diba? So, bring me long pants. Ayun na! Nanalo na agad si Jeff Tam. Naka 3 points na si Jeff Tam. Nanalo siya ng 6,000 pesos. Sorry. Hoy, Tia! Tia! Nasa cabinet ka ba? Nasa cabinet ka? Nasa kama ko lang eh. Nakapasok eh. Ay, congratulations sa Jeff. Nanalo ka ng 6,000. Yan ay makukuha mo in 1 year. De, biro lang. Makukuha mo agad yan. Yes. Mga COVIDiantes, maraming salamat sa inyong pagsali. Sana nag-enjoy kayo. Hayaan nyo at parating na yung ating regalo mula sa McDo. Yes. At syempre, yung inyong mga TF, parating na rin po. Alam ko marami tayong dinadaan ng pagsupok pero kailangan nating tumawa kaya palakpakan po natin ang mga COVIDiante. God bless guys, maraming salamat ha. Thank you. Ha? Pwede natin gawin gabi-gabi. Gawin. Maubos pera ko. Maubos pera ko. Sige, bati mo na kayo ulit. Okay, go ahead. Maraming salamat, Bayusay, thank you sa mga binigay mong alcohol and disinfectant. And kay Congressman Albie Benitez, yung binigay niya, and yes, ang Pampanga's best. That is yung mga tumulong sa atin. At yung ating, Kuya Ogie, yung ating pondo, bibigay namin ni Jim, baka pumunta kami nilagari, yung iba hindi makapunta kasi may nararamdaman. Pupunta kami ng National Children's Hospital. Ang galing. Yes. Yeah. Ang galing nyo. Ako, gusto ko rin batiin din yung mga family ko from Australia, si Jonelline, lahat mga kamag-anak ko doon sa Canada. Yes. Yung sister ko, teacher siya ngayon at na-lockdown doon sa Thailand. At sa mga friends ko from Cebu, mga family ko sa Cebu. Mga Bisaya, mayong gabi kaniyong talan. Thank you for watching and supporting Ogie Alcasid Show tuwing Lunes. Mondays with Kuya O. Maraming salamat, Gary. Yes, Jeff. Yes, go ahead, Jason.
sagot ko lang po, eh, every Friday po, 7 p.m. po, Banana Sunday, may bahay patrol po. Tapos every Friday pala din po, every Friday rin po, ang 4 p.m. ang Tawa-Tawa Together po sa I1 TV naman po. Thank you, Jason. God bless, Jason, ha. Ayun, mabuhay tayo. Nasa Batangas ka ba? Nasa Quezon City, ha. Ah, Quezon City. God bless, Jason. Okay, Gene. Yes, thank you very much. Una-una, Kuya Ogie, okay, maraming salamat for having us here. Tsaka po sa mga ating buong mga kababayan, sana po huwag na po matigas ulo natin. Tama. Sihong pa rin po tayo. Ang ganda. Po, hindi po natin malalampasan ito pag hindi po tayo nagkaisa at sumunod sa dapat sundin. God bless everyone. At gusto ko lang pang promote, Monday to Sunday po, sa bahay lang po ako. Kami rin. Okay. Isko. Ay, alright. Inabati ko si Eric. Hi, Eric. Hello, Isko. Salamat sa pagbati mo, Eric. Ay, Isko. Binati mo si... Buti pa si Isko, binati si Eric. Eh. Si Eric, hindi binati si Isko. Yes, Jeff, ang ating winner for today. Ayun, kay Ogs, maraming salamat. Ha? Malaking tulong yung pera na yan. Dahil para makakabili na ako ng bagong kurtina sa likod ko. Mat luma na ba yan? Oh, luma na. Yeah, maraming salamat kay Ogs sa pag-imbita sa amin. Walang anuman. At saka, subscribe po kayo sa nanonood sa aking YouTube channel. Ayun. Jeff Vita Magic. Yan. Congrats, Jeff. Guys, maraming salamat. God bless you all. By the way, yung inyong TF, pati na rin yung inyong cash prize, eh, sa kagandang loob ng Asia Link Finance Corporation at ng OIA Global. Yan, sila nagbigay ng inyong mga TF. Alam mo naman, para-paraan lang. God bless, guys. Thank you. Palakpakan po natin ang mga COVIDiantes. Bye-bye. Ayun, maraming salamat. Ako, nakakatuwa naman talaga, no? At nakasama natin ang ating mga COVIDiantes. I hope you enjoyed the show. Kita mo nga naman, nagtagal tayo. 1 hour and almost 30 minutes. Bago tayo magpaalam, magpapa-shoutout din ako. Kina Alex Go, Kate Nicole Colango, kay Ate Jo, kay Andrea Angel Tabaquero, kay Jewels King Flores, ayan, kay Ram Crisha Balesteros Realto, kay Jose Roberto Adriano, bakit kilala ko yun, at kay Ruben Lugto, shoutout na rin ako sa aking mga magagandang staff, sina Elaine at si Kirsty, thank you so much for helping me, kay AJ, maraming salamat sa aking A-team, God bless you all. Sana po nag-enjoy kayo ngayong gabi. Alam niyo po, ako nag-enjoy. So tonight, I wish you a blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace in Jesus' name. Hanggang sa muli, see you next Monday. Dito lang sa Mondays with Kuya O. God bless you!